Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Okay, welcome sa ating programa sa 101 with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? At ngayon po, baka naninibago po kayo sa setup. Ito po ay ang bagong opisina ng Public Information Office sa Lalawigan ng Laguna. At dito po tayo magsasagawa ng mga interview sa mga iba't ibang departamento ng ating pamahalaan panlalawigan. Makakapanayam ko po mamaya si Ma'am Karina Macalos, ang pinuno po ng humahawak sa ating scholarship program ng ating pamahalaan panlalawigan, at si Ma'am Jane Corcuera. Kakamusahin po natin yung pong ating peso at yung pong ating mga espes dito po sa Lalawigan ng Laguna. At syempre, yun po ay sa pamumuno ni Governor Ramil. Iisa-isahin po natin. Iisa-isahin po natin yung mga programa na may kinalaman para sa pagtataguyod po, pagtataas ng antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan dito po sa Lalawigan ng Laguna. Tumutok po kayo dito po sa aking one-on-one interview. Pinuno ko ng Public Information Office ng ating Lalawigan, ma-inform ang publiko na ito ang ginagawa ng gobyerno. Ito yung para sa inyo, ito naman yung para sa amin. Kailangan pagbutihin pa natin para gumanda ang buhay natin sa atin sa Lalawigan ng Laguna. Okay, welcome sa ating programa. Kanina binanggit ko na ang magiging panauhin natin ng ating namamahala ng scholarship program ng ating pamahalaang panlalawigan sa pamumuno po ni Governor Ramil Hernandez, ang ating kaibigan, our provincial assistant department head, Ma'am Karina Macalos. Welcome sa ating programa, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. Kamusta po ang mga scholarship program ng ating pamahalaan? Actually, kaka-roll out lang natin, Sir Sanji. No? We started rolling out again the program for this semester last January 6. Mm-hmm. Submission na ng mga requirements ng ating mga scholars, and it will run from January 6 until January 19. Mm-hmm. For the submission of all the requirements we need. Ibig sabihin ito, ito ba yung tinatawag natin old at new scholars? Yeah, it's a combination of old and new. So ibig sabihin ito, we will be expecting around 20,600 students, scholars ng buong Lalawigan ng Laguna. Alam mo, pag sinabi scholar ng Laguna, ito yung tinatanggap natin ay yung financial assistance, ano? Yes. Pera, ibig sabihin, na maitutulong sa ating mga kababayan na kahit pa ano, may panggastos ng ating mga estudyante, panlustos na sa kanilang pag-aaral. Ma'am Karina, during the pandemic, alam ko maraming nahirapan, mag-adjust. Ano yung mga adjustment na ginawa mo? Nyo, para sa mga scholar na, naku, talagang nahirapan po kami, hindi na po ako makakapagtuloy ng pag-aaral. Paano mga adjustment na ginawa natin sa mga kabataan? Okay. Well, ang unang-unang in-adapt natin, mm-hmm, we created an scholar information system. Okay. Kung saan nag-decision si Governor Ramil to do the submission of all the documents na required natin as a scholar para lang hindi ma-disrupt yung ating scholarship program. So we did it through the system, ang submission namin sa information scholar system lahat, yung ating kanilang registration form for specific semesters needed, mm-hmm, yung grades nila, and yung kanilang application form lahat through the system na. And then also, as a response to those people who would like to take the test, pero kumbaga, kasi si Governor decided to have additional 10,000, so naka-create kami ng another system ng ano naman, examination, mm-hmm, system.
So doon, nag-exam ang ating mga interested applicants through online. Mm-hmm. Tapos naka-Zoom kami para to test and to check kung yung person na yun is really the one taking the examination. So kahit na mahirap, we were able to take it off with the help of our management information system office. So, kaano kabilis ang pag-adapt nyo? Siyempre, in a glimpse, parang kailangan natin makaisip ng paraan ng bagong sistema. Alam mo, walang nakakaalam ng pagdating ng ating problema ni COVID, di ba? Pero siyempre, yung mga restrictions, pinatupad nyo. Paano kayo nag-start, ma? Nag-brainstorming kami. Okay. No? What we did, tinignan namin yung all possibilities na pwede namin i-adapt ng sistema. Tapos tinignan namin kung possible ba na gawin namin yung examination through online. Ang challenge, paano namin gagawin? So, unang-una, I selected all the questionnaires na pwede namin i-encode. Okay. Tapos, after that, nag-test kami, nag-dry run kami on how to go about it. Tapos, simultaneous yon, meron siyang Zoom application. Mm-hmm. So, habang nag-exam yung student, before they enter the examination proper, meron siyang mga link na pinapasukan. And then, we are checking through Zoom kung ikaw nga, buwa ikaw, Christopher Sanji, if you wrote it that way, we have a way of checking through your ID, through yourself, through Zoom, kung ikaw mismo yung nag-take ng exam. And we did it. Ang galing, kasi ang naging aplikante namin for that examination lang, 39,000, would you believe? And ang opening namin that time, that was last semester, is only 10. So on top of the 10,000 na regular scholars namin, si Governor Remil decided to have additional 10,000. And that we did through the online examination. Ang mga bata, mabilis din naka-adapt. Ang galing nila. Ang simple instructions yon that we rolled out through the information scholar system natin. Nasundan naman nila. May tanong ako, dun sa examination, chine-check doon sa Zoom, kung talagang yung tao yun, meron ba tayong mahuli na nag-disguy na mag-exam? Luckily, wala naman. Yeah. Kaya lang ang isang experience namin that I can't really forget, no? There was a written name, no? Romeo Sanchez. And then nakita namin ang haba ng buhok. Sabi namin, babae ito. Tapos talagang mukha siyang babae. And yet, when he spoke, biglang, when we check, state your name, kind of state your name and all. And yung boses niya, boses lalaki. Nakakatawa. Yun lang yung experience na hindi ko makalimutan. And it's a way of checking, counter-checking kung totoo bang ikaw yon. Romeo pala siya, hindi Romeo. Romeo sa umaga. Yes. So, iba na yan sa gabi. Pero ngayon, Ma'am Karina, naiisip na ba nating ibalik ulit ang face-to-face na examination or ano na ang plano natin? Actually, I think we are to adapt the same pa rin. Kasi considering may COVID pa rin tayo. Okay. And then itong automated examination kasi, we found it very useful. Yes. Kasi right after the examination, nararun na rin namin yung kanilang mga answer sheets. And then it's very easy for us to check. Kasi before... Computerized na ito, no? Yes, computerized. Way back years ago, talagang manually. We have to take the recourse of, you know, checking the examination manually. And it takes time. Napakataga. Samantalang ito, seconds lang, meron na kaming result ng exam. Like, siguro pag nirun namin yung test papers, kasi automatic din yung checking, for split seconds lang, we have the result na. Wow. At ang nag-develop nito ay ang MIS. Wow. Yeah. Kaya saludo tayo sa MIS at may mga ginagawa pa silang system, alam ko, para mas ma-modify pa yung ginagawa natin, di ba? In particular, Sir Sanji, it's Eugene Sumage, the team of Eugene Sumage and Roy. Uh-oh. Sila yung mahuhusay na nag-create ng sistema natin. Wala naman na nagli-leak na examination. So far. At saka, alam mo ang kainaman nito. Kasi hindi lang one specific set of questionnaires yan. Random. So it's different sa mga... Yeah, different from one set to another. So walang chance na Parang kahit magkatabi kayo, magkaiba kayo ng test papers. Different. A at CB ay magkaiba. Different questionnaires. Okay.
생각이 나 네 얼굴이 생각이 나 거울을 바라보니 정말 정말 못생겼네 못생겼어 널 가기엔 못생겼어 지켜줄게 Facebook nung kanina. Kapag ba ako ay nag-aaral sa Laguna University, ako po ba ay pwede pang mapasama sa scholarship ni Go? Yes, marami kaming Laguna University scholars, but ang ano doon, ang medyo twist doon, they are not supposed to have another scholarship from any government institution. Mm-hmm. So pagka halimbawa ay scholar ka na ng scholar ng Laguna, and then may special scholarship program pa si Laguna University, then you have to choose between us and what is Laguna University offering. Same question yan sa mga other colleges and universities na government universities man. Yeah, same. Pwede rin. Pwede pa din silang maging sa amin, but they have to choose. It's either kami lang, scholarship ng Laguna lang under Governor Ramil, or yung ino-offer ng sa nila. Eh, Ma'am Karina, ako po ay scholar po ni Mayor at saka ni Congressman. Pwede pa po ba ako maging isang scholar ni Gov? Yan ang tinatawag na hindi na. Kasi when you say Mayor or Congressman, that means from government fund yan. So, iisa ang fund na pinanggagalingan, it's also government, then ipoprohibit ka na namin into being our scholar. Bigay naman sa iba? Yes, bigyan ng pagkakataon naman yung iba. Okay. Isa pang usapin yung SPES natin, mga estudyante. SPES po ako, Ma'am Karina. Pwede po ba ako maging isang scholar ni Go? Yan ang isang problema na rin. Kasi since grant din yan, coming from our resources, hindi na. Pipili ka na lang kung alin yung nakikita mong mas, kumbaga ay mas advantageous for you, yun na lang ang pipili. Ma'am Karina, hindi po ako makapasok sa mga link na ibinibigay ng Facebook account natin sa Laguna Scholars. Paano po ako makaka-reach out sa mga staff natin sa sa scholarship department? Ganito po yun. Dun sa system, we also provided several numbers po. Napaka-imposible kahit isa dun sa number ay hindi kayo makaka-get in. Although, each number po ay specifically for specific LGUs din. Kaya lang, if you're having a hard time getting in touch with a number in particular for your LGU, pwede kayong mag-transfer to another line kung ano po yung nakalagay dun sa ating system. Para lang mabigyan kayo ng another instructions. Yung iba kasi parang pumapasok sila dun sa lumang account pa eh. So definitely hindi nila ma-access because luma yun. So I think further instructions ang kailangan para maka-get into the system sila. Pero ito ay 8 to 5, ma'am. Ayan. Isa pa problema, mga anak, tawagan ko sa mga scholars natin. Please refrain from calling our staff beyond 6 o'clock. Sige, reasonable na siguro yung 7 o'clock, Sir Sanji. Pero wag naman at wee hours in the evening or in the morning. Like, there were some people, there were some scholars calling our staff at 12 o'clock, 11 p.m. Pagod din po. Nagtatrabaho din po regularly yung aming mga staff. So, kaawa-awa naman if they are to work sobrang beyond the working hours. Okay. Yan yung mga ilang questions na naririnig ko, nakikita ko doon sa ating mga kababayan. Eh, Ma'am Karina, ako po ay dating eskolar. Hindi po ako nakapag-enroll ngayong semester kasi po nagka-problema ako. Ako po ba ay parang makukonsider ulit na eskolar? Yan. Yeah. Ganito po yon. Under our Ordinance Number 14, 2021, we allow our scholars to get back to the system, two SEMs. Ibig sabihin, kung itong semester na to hindi ka nakabalik at saka sa susunod na semester, we are giving you until the ika-third SEM mo na bumalik sa programa. Otherwise, matatanggal na yung pangalan sa system.
Yun, maliwala mo sa mga kababayan natin, ha? Mm-hmm. At kailan ba magkakaroon po ng examination para sa mga bago eskola? yan po ang dinidiscuss po na with Admin Rebanal kasi nga po, ang isang problema natin, of course, would be the fundings, no? Mm-hmm. Since we just added 10,000 mm-hmm. scholars, that means 200 million na po yung worth ng ating scholarship program. Siguro po, dudulog tayo kay Governor Ramil para mapag-isipan niya kung pwede pang madagdagan muli. Kasi right now, medyo hand-tight ako in giving additional scholars kasi nga po, wala pa kaming nakikitang maraming graduates. So, magdedepende yung aming vacancy for the slots kung may gagraduate na. And right now po, ang nakikita ko pa lang around 200-something. So, we cannot afford to give examination to a lot of people tapos 200 lang yung vacant na pinag-uusapan. So, yun po, magre-rely tayo sa another decision of governor to have additional. Okay, balikan natin ang mga previous scholars natin, Ma'am Karina. More or less, simula tayo na nag-start ng 2014, more or less, nakailang scholars na tayo na napag-graduate? Actually, marami-rami na. I just don't have the exact figure ngayon, no? But ang isang magandang ginawa namin, nagkaroon kami ng programa for all the graduates of our program, Reconing from 2014. From the time na sinet up ni Governor Ramil itong kanyang scholarship program. May mga manginan-nilan po na nagre-respond dun sa ating ni-roll out na program. Pero we are still waiting for other people to come in para malaman namin ano na yung estado ng mga scholar na nag-graduate na from our program. Meron mo mga bumabalik para magpasalamat? Marami. Magna cum laude ako, summa cum laude ako, or cum laude ako, or dean's lister ako. Scholar ako ng gobyerno. Actually, meron naman po. But we are still encouraging more scholars, lalo na po yung mga nag-graduate cum laude or summa cum laude, to get back to us para po naman makita namin ano na ang nangyari after the program at makita namin if epektibo itong programa na binibigay na natin galawigan. May isang nagtanong sa akin sa isang forum. Sabi, sir, ako po ay scholar po ng gobyerno, ng Governor Ramil. Graduate na po ako. Pwede po bang makahingi ako ng certificate na ako ay ex-scholar para magamit ko sa trabaho? Yes po. Nagbibigay po kami. Okay. Actually, ako po personally nag-issue ako ng certification that you've been a scholar for this specific period of time. And we do give certification po for that matter. Okay. Ito yung dami namin napapag-usapan. Ano? Ma'am, baka may gusto ka pang i-discuss sa akin saan sila pwedeng pumunta kapag may mga katanungan. Anong bibisitahin nilang Facebook account? Okay. Actually, yung Facebook account lang that you have to get into is the https://scholar.laguna.gov.ph. Okay? Inuulit ko po itong aming submission of documents, Sudran. Nagsimula kami ng January 6 until January 19. And then, we shall be having the assessment verification from January 6 until March 3 na lang po. Mm-hmm. And then, ito, pinoproject po namin pagka naayos na namin lahat ng dokumento. We would be releasing the grants May until first week of June. Mm-hmm. So, hanggang March 3 na lang. Mm-hmm. Ayusin nyo na. Mm-hmm. Ayusin nyo na. Baka sabihin nyo, hindi kayo naiintindi, ito yung pala aming kasalanan, lalapit po kayo sa amin, ay mali. Kaya dapat mga magulang, pukpukin din natin ang ating mga anak. No, kung alam natin, scholar, kamustahin natin? Nakapag-submit ka na ba? Ha? Yes. May karapatan kayo magtanong sa mga anak na sayang mo naman kasi ang ibinibigay ng ating pamahalaan. Ma'am Karina, maraming salamat sa oras, sa araw na ibinigay mo. Yes. At alam mo, importante po sa akin to, lalo po, alam niyo naman, ang ating pambansang bayani ay galing sa lungsod ng Alamba, sa lalawigan ng Laguna, kaya nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. At itong kabataan to, ito ang ibinibigin lagi ng ating pamahalang panlalawig na, oy, tutukan natin. Maglagay tayo ng programa pang edukasyon. Matulungan yung mga bata mahihirap na makapag-aral at magkaroon ng maayos sa pamumuhay sa mga darating na panahon. Maraming salamat, Ma'am Karina. At sa lahat po ng mga nanonood, babalik po ang 1-on-1. Pin
pinuno po ng public information office ng ating lalawigan, ma-inform ang publiko na ito, ito ang ginagawa ng gobyerno, ito yung para sa inyo, ito naman yung para sa amin. Kailangan pagbutihin pa natin para gumanda ang buhay natin sa atin sa lalawigan ng lalawigan. Okay, nagbabalik tayo sa ating one-on-one. At ngayon naman, kapiling ko ang pinuno ng aming peso dito sa Laguna. Alam mo, outstanding itong opisinang to at ang daming award na tinatanggap, hindi lang po sa regional level, sa national level pa. At alam ko, may mga international recognition din dahil sa kanyang kahusayan sa paghawak ng mga programa na may kinalaman sa ating employment dito sa lalawigan ng Laguna. Ma'am Jane Corcuera, salamat po sa oras. Kamusta po ang peso? Salamat po sa pag-imbita. Ang peso, ano ba sabi ko nga sa inyo eh, ano yan eh, yan yung trabaho na hindi nadating. Mm-hmm. Talagang kami yung naghahanap ng gagawin para sa ating mga kalalawigan. And busy-busy kami ngayon. Ayan. Ang mga programa ngayon. Ngayon taon to for 2023. Alam mo yung 2022, in spite of the pandemic situation, yeah, ng 21, 22, pero ang peso, naging outstanding pa rin in terms of kung paano natin magbibigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Halimbawa, eh, hindi pwede pumunta sa ganito. Naggawa sila ng mga restriction. Kwento mo sa amin ng konti ito, Ma'am Jane. Siyempre, pigil tayo, hindi tayo makalabas. Pero tuloy pa rin yung ating mga partner companies na naghahanap ng mga magtatrabaho para sa kanila. At the same time, yung mga maraming natanggal na sa amin eh, sa mga nagsarap kumpanya. So, we have to do something. So, paano ang gagawin natin? Makapagbigay pa rin tayo ng servisyo na
hindi sila lalabas ng bahay. So we came up with a place, the Province of Laguna Employment and Information System. The first yan ah, na LGU run na online job portal. Yun yung natuwa ako eh, kasi yung mga kababayan natin, hindi ka kailangan mag-submit na ng PDS mo or yung resume mo o yung by data mo sa company. Doon pa lang sa portal na yan. Portal ba tawag doon? Online job portal yun. Online job portal. Pwede ka naman fill in doon. And then, ang alam ko, alam mo, marami nang kanina, bisita kasi mga karina eh. Pinag-usapan namin, paano natin i-interviewin kung face-to-face dati? Gano'ng kabilis na ka-adjust ang mga kababayan natin, Ma'am Jane? Doon sa in terms of i-interviewin kita via Zoom, syempre, bahira ng internet mo sa area mo, yun ang nagiging problema. Paano natin sila natulungan sa adjustment? Ano yan eh? Alam mo naman ang mga tao ngayon, mga kabataan especially, talagang pagdating sa technology, marami ng ano yan eh. Marami talagang updated sa ano eh, sa technology. But then, siyempre, tiyagaan lang siya. Kailangan talagang tiyaga. Ganun talaga pag naghahanap ka ng trabaho eh. You have to have that ano perseverance. Kailangan talagang tiyagain mo siya. So, siyempre, pahirapan tayo. And so, nakipagpartneran tayo sa mga kapwa natin. So, if they can provide a venue na mayroong Wi-Fi access. Para nasa ganun, yun na rin yung assistance nila sa kanilang mga kababayan na naghahanap ng trabaho at that time. So, technology, madali i-adjust ang ating mga kabataan ngayon sa technology. Kanina nabanggit ko, may mga companies na nagsara, talagang naapektuhan ng pandemic na yan. Ano naging hinaing ng mga empleyado, ma'am? Siyempre, ang hirap ng buhay ng panahon ng pandemya talaga eh, di ba? Nag-iintay ka lang ng ayuda. So, ngayon naman, ang daming vacancy ngayon eh. Wala naman kami. So, mataas ang demand ng trabaho? Mataas ang demand. Nahirapan nga kami mag-supply. So, ginagawa na lang natin ngayon, talaga nakikipag-partner tayo sa mga industries. So, ito yung focus namin ngayon. Sabi ko nga kanina, busy kami. We partner with our companies na naandito sa Laguna and then we identify ano yung pinaka-mataas na demand nyo. So, ito yung supply namin. Paano namin ma-match sa inyo? Turuan nyo kami. Nang sa ganun, yung mga ito, ititrain na namin para sa inyo. So, kayo na rin lang job matching? Job matching! Na-upgrade na rin natin yung qualifications nila. We call it the IDCBT or the Industry Demand Community-Based Training Program. So, yung gusto mong mangyari or yung gusto mong skill, yung kailangan mo na skill, turo mo sa akin. Then, tuturo namin sa kanila. And then, pagkatapos nila, ibabato namin sa inyo. So, mas mataas yung placement rate. Ma'am Jane, importante kasi naririnig ko sa ground, kailangan may certificate ako ng TESDA pagdating sa mga gantong training. Mayroon ba tayong assistance na ibinibigay dito? Yes po. Siyempre, inuna ko muna yung sa bahay natin. Okay, eh, diba? We have all our drivers, majority of our drivers here sa provincial government, kumuha kami ng scholarship, so lahat sila NC2 na. So ilan lang yata yung hindi nakakuha kasi masyadong busy sa schedule nila. Pero we have electricians na na-assist na namin, nakakuha kami ng scholarship for them to have the NC2. May mga welders din tayo na i-assist natin kumuha ng NC2. Ito NC2 na to, test na to o provincial TESDA government? TESDA. Okay. TESDA yan. So we partner with TESDA, humingi talaga tayo ng slots. For yung binabanggit mo kanina na, inuna ko muna itong bahay. Yes. Provincial government muna. Para... And then eventually, ilalabas natin yan. Drivers, electricians natin, and our welders. Isusunod ko yung mga auto mechanics natin at ang mga photographers natin. Tingnan natin. We're working that out kasi syempre tayo ay tourism capital of the Philippines. So may mga photographers tayo pero syempre umpisan muna natin dito sa atin and then eventually lalabas natin. Tama pala yung plano ko na magkaroon tayo ng accredited photographer sa Laguna. Yun ang plano ko eh. Through PIO, makilala natin yung mga photographers sa mga bayan-bayan. Lalo yung mga old photographers, yes. Yung mga una na
ang kami pa nung araw ay yung contact may film na nakatayo doon sa may mga tourist spotlight doon sa Banga. Di ba nung araw, ewan ko pala ka-experience ka na yeah, sa Banga. Oo, so, ako na nakikita ko pa sila Mandani. Sila Mandani, nakikita ko pa sila doon sa Banga. At nakakatawa, may programa pala tayo nga. Yeah, oo. So, hahanapan pa namin kasi yung photography is medyo wala niyan dito sa, sa Laguna. So, sa labas, outside the province. But we'll try to work it out para at least ang idea natin this is to professionalize our skilled workers. Diba? Importante yun eh. Mm-hmm. Importante. Kaya ako naitanong kanina kasi may mga babayang, ay, wala pa akong NC eh. Ayun ang narinig ko eh. Hindi ako pwedeng marunong ako mag-welding. Pero wala akong training, wala akong NC2 or NC1, NC2 ba yun? NC1, NC2. Ang NC2 talaga yung ano na. Ano kasi eh, kailangan natin yun, not just, we don't just provide employment opportunities. We also provide opportunity for them na ma-upskill sila. Upskilling them. Yan. Sino ang pwede mag-avail na estudyante dito? Siyempre na ayon sa batas. Batas ko eh, Republic Act 7323. Poor but deserving students. Mm. So sa level natin, dapat siyang 15 years old hanggang 30 years old, yes. Tapos, for the purpose lang na talagang ma-screen natin,
at talagang magbe-benefit, magtatrabaho talaga kasi ito eh. Mm-hmm. So, ang ginawa natin is we limited to incoming grade 11. So, yung grade 11 kasi makakapagtrabaho na talaga, mm-hmm. hindi maglalaro. So, hindi tumakakusin yung child labor, ha? Based on the labor code, okay. legal nang magtrabaho ang 15. Okay. Kaya lang, hindi dapat sila exposed into hazardous situation. Okay. So, yung routine, nililaw mo. Okay. Ispes. So, ngayon ay continue sa inyong pagkuha ng ispes, bawat bayan. Paano ba polisiya? Kami ba ay makikipag-coordinate sa mga peso, sa bayan-bayan, or paano pong gagawin namin, Ma'am Jane? So, yung SPES kasi, let's make it clear na, pag naging SPES ka, as long as you meet the minimum requirements, SPES ka hanggang makagraduate ka. Okay, so, ngayon, you apply, meron tayong nilabas ngayon na Google form. Mm-hmm. So, they apply. For new applicants yan, papalista sila doon. And then, pag napasalista na sila doon, parang nag-a-apply ka talaga ng trabaho. You'll send your application, i-screen ka namin for interview, and then upon screening, you'll be given the schedule kung kailan ka mag-e-exam. So, pag nakapag-exam na, lahat ng nakapasa niyan, ibababa natin sa mga local pesos. And then, mag-doon sila magpa-process. Okay. So, ang tanong ko, Ma'am Jane, halimbawa, walang access doon sa portal natin. Nahihirapan sila, sabi nila hindi babuksan yung link, etc. Ano ang remedy natin na pwede ibigay sa kanila? Kasi yung Google link na yun may limit. Mm-hmm. So, nag-update lang kami. Pag naka-receive kami ng notice na hindi na makaregister, nagagawa kami ng another link. Ang ginawa yata nila ngayon, nilakihan na nila. So, kung hindi naman po sila makaka-register, they can go to their local pesos. Local pesos. Doon sila mag-inquire. Sa pagtanong, ma'am, totoo ba na kapag ispes ako, hindi ako pwedeng maging scholar ni Gov? Opo. Yeah. Kasi isang service lang. Kasi yung spes pa natin. Pili lang. Pamilili lang sila ko alin doon. Isa-isang benefit lang para maikalat naman natin sa iba yung ating opportunity. Yun ang importante, malaman na ating magbawin. Baka sabihin, bakit yun? Espes na tapos scholar pa, hindi po. Ay, hindi po. Isa lang po. Nakikipag-partner po tayo dyan with our scholarship group. So, kinukuha namin yung listahan, yung roster of scholars, and then we match it dun sa mga makakapasa. So, para kita talaga kung hindi siya scholar. Okay, ulitin ko, yung mga babayan natin na naghahanap ng trabaho, saan sila pupunta na? Visit yung ating online job portal, http://place@laguna.gov. Tapos, punta po tayo sa peso. Meron din kaming FB page. Pwede nyo kaming ma-reach doon, Provincial Peso Laguna. And, of course, yung ating isa pa, Laguna Employment Hub. It's also a Facebook page na sinusupervise at ang administrator ay ang Peso Laguna. Ma'am Jane, congratulations. Salamat sa oras mo. Alam ko, napaka-busy mo. Napaka-dami natin ginagawa. So, sa ating mga kababayan, dito po sa lalawigan ng Laguna, pasyalan po ninyo yung page ng ating peso and then yung Laguna Hub. Nagkaharap ka ba ng trabaho? Bawal ang tamad ngayon. Lalo ngayon 2023, trabaho po tayo. Maraming trabaho. Ang daming trabaho. Kaya kami naman sa gobyerno nagtatrabaho para maraming malaman nyo na maraming trabaho dito po sa lalawigan ng Laguna. Saan po pa kayo? Dito lang po sa lalawigan natin, ibinibigay na po lahat, no? Binibigay na po na lahat ng gobyerno para malaman natin ano ba ang mga requirements, ano ba ang dapat mong gawin. Step by step, isinusubo na sa inyo, even ang SPES, sinusubo na natin lahat. Mga magulang, turuan natin mga anak. Ang SPES po ay tinatanggap ng mga company as work experience. Yeah. O ako, produkto ako ng SPES. Kaya di ba po, ito po eh. Produkto, kabataan ko pa noon. Kung hindi nyo nagtatanong tayo, produkto ng SPES. So, salamat po sa mga naging panauhin ko dito po sa ating one-on-one kay Ma'am Karina Makalos kaninang umaga at si Ma'am Jane Corcuera ang ating pong happy ng peso. Salamat po sa mga patuloy na pagtangkili dito po sa panonood sa ating po sa Laguna TV 6. Ako po ang lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng tunay kamay.
silang pinuno po ng public information office ng ating lalawigan, ma-inform ang publiko na ito, ito ang ginagawa ng gobyerno, ito yung para sa inyo, ito naman yung para sa amin. Kailangan pagbutihin pa natin para gumanda ang buhay natin sa atin sa lalawigan ng gobyerno. I'll protect you.